Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito yung reading natin for Earth Sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. Take only what resonates. Bali, hindi ito magre-resonate sa lahat. For personal reading, Jean Tarot Reader, search mo nalang siya sa Facebook. Friend ko yun, hindi po ako yun. And ma-appreciate ko yung comments ninyo, mga likes ninyo, heart, heart, heart. Malaking bagay yan sa akin. Nagaganahan ako mag-reading kapag may mga nakikita akong comment yan. So, pa-comment na lang. Pa-subscribe sa mga hindi pa nakaka-subscribe. And simulan na natin ang reading. This is General Love Reading for Earth Sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. So, kunin natin yung main energy mo, main energy ng person mo. Sa'yo muna, no? You do have here the Eight of Pentacles, Strength card, and the Justice card. Nakarinig ako ng iyak ng bata. I don't know. This could be a reading. Or maybe may batang malapit sa inyo. Kahit hindi umiiyak. The Nine of Cups is here. The Devil. By the way, hindi ako nagbabasa ng reversal ha. Babasahin ko lang pag naramdaman ko. You are focused sa iyong career, work. You are the person na we could be a workaholic. Pero, pwede rin namang hindi. Marami ka lang isipin na may kinalaman sa paggawa ng pera. But anyway, I can see with the Strength card, you are good with what you are doing right now. Kung ano man yung trabaho mo, magaling ka dyan. Kung ano man yung career mo, maybe you do have a business, whatever. Strength mo yan eh. The Strength card is like, you are good at making money. No? And with the Justice card, nga, pwedeng madiskarte ka pagdating sa career, sa trabaho. So, medyo, nandito rin naman talaga yung focus mo ngayon. Marami ka kasing goals, marami kang gusto mangyari sa buhay. With the Devil and the Lovers, dalawang major arcana, you know how to handle people. Yan, especially sa may mga negosyo dyan. Or if you are a boss, or if you are someone na pagdating sa trabaho, kaya mong kaibiganin itong mga katrabaho mo. So, maybe you are the kind of person na madaling i-approach. Now, nakakita tayo ng mga magandang outcome para sa'yo. No? Dahil sa ginagawa mo. Dahil alam mo kung paano i-handle ito. Now, pumunta tayo sa person na kakonect mo pagdating sa love. Hindi ko alam kung may sakit ka ba sa balat, allergy, asthma, or what do you call this? Parang pantal-pantal, mga ganun. Or sensitive yung balat mo. This could be a reading. Anyway, okay lang kahit hindi. Take only what resonates. Person nakakonect mo for Earth Sign. Person nakakonect ni Earth Sign. You do have here the Fool, the Emperor, the Four of Wands. Gusto ko malaman yung sitwasyon sa inyo na to, ng taong to. Shuffle ko lang. Ano sitwasyon sa inyo ng taong to? Okay, you do have here the engagement ring. I can see partnership. So, pwedeng may partnership sa inyo. Maybe, yung partnership kasi could be friend. Diba? Pwedeng friends, pwedeng magkarelasyon, pwedeng ganun. Or, pwede rin namang magkatrabaho, pero may partnership. You know, I can see any kind of partnership. But, someone here is moving on, umiiwas, or lumalayo. Ganun. And itong person na to with the Fool, nakikita natin yung mga new journey, mga bago niyang pinagdadaanan ngayon. The Emperor is here, lumalabas siya, parang walang pakialam.
And dahil nagpo-focus siya sa something na stable sa buhay niya, maybe this could be work, career, or some of you, this could be another relationship na involved sa connection ninyo. Nandun yung focus ng taon to. Nasa iba rin naman ang focus mo eh. So anyway, ano yung emotion ninyo sa isa't isa? Papasensyahan mo na yung aking ilaw. Medyo nagluloko na yung aking ilaw. You do have the Four of Swords, the Tower. Ayan, namatay na siya tuluyan. One more card. The Temperance is here. Wait lang. Nadadali ko kasi yung wire niya. Anyway, with the Four of Swords, as much as possible, ayaw mo may maramdaman dito sa taong to eh. So with the Tower, pwedeng in-end mo na or tinatapos mo na yung paghihintay dito sa taong to. Nagmamatigas ka, you know, maybe you are the one na moving on. Dito, nakaamoy ako ng parang leave-on or ano ba to? Conditioner? Or something na ina-apply sa buhok. This could be a reading. Okay lang kahit hindi. The Sun is here. So, you want to be happy. Now, gusto mo maging masaya. Maging masaya muna sa sarili mo. Maging masaya para sa kanya. Okay? So, maybe there's separation sa inyong dalawa na person na ito. Pero, ayaw mo na lang eh. Para alam mo yun. Kasi, pwedeng naghintay ka, pero pwedeng tinanggap mo na rin lang yung katotohanan eh. You know? Na mahirap maghintay na hindi na pwede maghintay na parang tama na. So, but I don't feel like you're hurt. Hindi ko nakikita masasaktan ka. What I see is that so sobrang tagal, alam mo yun, naging manhid ka na lang. Yung iba sa inyo. So, kasi yung iba medyo naging matagal na yung paghihintay. But anyway, anong emotion nitong taong to? For you. Emotion niya for you. The Lovers, the Eight of Cups, and the Death card. Teka lang, kukunin ko yung mutual energy dito. Hammer. Clarify the hammer, please. Yeah. I feel like you're trying to heal from obsession or addiction sa taon to. You're trying to free yourself, no? Dito sa pain na nararamdaman mo for this person. So, pwedeng nasaktan ka rin. So, pwedeng nag-heal ka ngayon. You're trying to free yourself from thinking about this person. Tinatry mo layuan or alisan yung pag-iisip din sa taon to. And you want na mag-focus sa sarili mo. With regards to this person, the Lovers is here. Dalawang major arcana eh. I want to clarify, what's with the Lovers? The Lovers is clarified by the Six of Swords. Clarify the Death card. Two of Swords and the Sun. So, kung may relationship na involve, itong person na ito is pwedeng naka-move on na or nagpo-focus na siya sa buhay niya. And then this person is masaya na siya. And pwedeng with the Two of Swords, ang decision niya is both, alam mo pareho kayo. Ayun, pareho kayo na yeah, especially the Six of Pentacles, this is like, it's very balanced here. So
pareho. It, there's this pagkakapareho sa inyo. So, yung emotion mo para sa kanya, yun din ang emotion niya para sa'yo. Ayaw mo na maghintay, ayaw na rin niya maghintay. Feeling niya masaya ka na, feeling mo masaya na siya. And I feel like itong... But there's this 8 of Cups. Clarify the 8 of Cups, please. The High Priestess. Okay. Yung iba may mga soulmate na kukuha ako dito, no? For those who are in a soulmate connection, of course, mahal ka niya eh. Mahal yung isa't isa. Pwedeng pareho. Pero, yung choice nyo ngayon is i-free yung mind and yung heart ninyo sa pain. So, the same din. Para sa sake or para sa kapakanan ng kung sino man yung mga ibang maaapektuhan. I can see both of you letting go of the connection. Ngayon, what is the advice for you? Earth sign, ano ang advice for earth sign, please? Advice, you do have here the 9 of Pentacles. The 4 of Pentacles. The 6 of Pentacles and the 2 of Wands. Ito yung pinaka-advise sa'yo eh. Itong last card. Separation is here. Twin flame, yeah. Some of you could be dealing with the twin flame or a person in the past with the separation. Pagpasensya mo na yung ingay ng upuan ko, ha? Sa ngayon, you have to focus on your money. Kung ano yung mga plano mo regarding pera, mag-focus ka muna doon. Yun yung advice sa'yo. Kasi nakakita tayo ng success sa'yo, nakakita tayo ng money na paparating, or if some of you need to save money, mag-ipon, huwag ka masyadong gumastos muna. And some of you, kung ano yung mga meron ka na mapapalago mo pa financially, yun na muna ang pag-focusan mo. Okay? Yung iba sa inyo, if you are applying for something like maybe a loan or anong tawag dito? Help, if you need help regarding money, pwedeng maibigay sa yon. Anyway, more on money. Why? Kasi kailangan mong mag-heal. Okay? And regarding dito sa twin flame connection na ito, of course, there's separation sa inyong dalawa. Pero, hayaan mo lang. Parang ganun. Hindi mo dapat ipilit ang connection, lalo na with the chaser. Hindi mo dapat, kasi masasaktan ka lang eh, stab in the back. Masasaktan ka lang. Kasi nasaktan mo lang dito sarili mo with the mirror. Ayan. Especially if there's karmic relationship na involved. Nakakamuya ko ng ref or freezer. I don't know kung nagbukas ka ba ng ref or freezer. Anyway, karmic relationship, you need to let go of this person for now. Kailangan mo na mag-let go. And then, magugulat ka na lang. You know, you do have your lightning sa mga transformation na mangyayari sa'yo after ng pag-let go mo. Once you focus on yourself, once you stop focusing on this person, you know, kasi, oh, of course, this is a person na importante para sa'yo. Pero, hindi pa naman end of the world with the axe. Hindi pa, yung separation ninyo, may panahon para sa'yo na maging masaya kahit wala siya. So, you need to focus on yourself, okay? Yun yung pinaka-advice. This is a twin, yung iba, twin flame connection. Whether twin flame, soulmate, etc., yun yung pinaka-advice. Focus on yourself, focus on your money, focus on growth pagdating sa sarili mo. Okay? So, yeah. Thank you for watching, guys. I love you all and bye-bye.